Patuloy tayong magkaisa sa pananalangin sa kanilang Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos na aming Amang nasa langit, Ikaw ang Diyos na patuloy namin sinasamba at pinadakila sa aming mga buhay. Amen. Yahweh El Shaddai ang iyong banal na pangalan. Amen. Ikaw ang Diyos na tunay nga higit sa sabat. Higit ka sa lahat ng anumang pagsubok na dumarating sa aming buhay. Higit ka sa anumang pangangailangan. Higit ka sa anumang mga karamdaman. Tunay nga Panginoon, walang naglilingkod sa iyo na iyo pong pinababayaan. Sa gabing ito, muli ay taos puso kami nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng pagpapalang ipinagkakalubo sa amin. Salamat Lord sa pag-iingat mo sa amin. Salamat po sa pagbibigay sa amin araw-araw ng mga biyaya at pagpapalang aming kinakailangan. At salamat dahil pagamat malayo kami sa aming mga pamilya, patuloy po namin nararamdaman ng iyong pagmamahal. Salamat dahil ang mga taong mahalaga sa amin, sila'y iniingatan mo rin. Loobin mo nawa, Panginoon, na sa gabing ito sa aming pong pagkakatipon ay maghari ka sa aming pong kalagitnaan. Muli, maramdaman namin ang iyong banal na presensya sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. Pagpalain ang aming puso at pagpalain ang aming mga isipan. Pagpalain, Panginoon, maging ang iyong mabuting balita na aming pagsasaluhan at pagninilayan. Loobin mo po na ang mga salita mo ito ay tumimok sa aming puso at isipan at magawa po naming maisa buhay. At sa muli, Panginoon, kami ay nagpapakumbaba na humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala. Nawa sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus, malinis kami at maging karapat-dapat para sa iyo. Tanggapin mo nawa ang handog at kaloob na dala ng bawat isa po sa amin. Tanggapin mo ang aming puso, Panginoon, na itinataas namin sa iyo sa mga oras na ito. At muli, pawang kapangyarihan lamang na banal na Espiritu, ang hinahayaan namin at inaniyahan namin sa gabing ito na maghari sa patasulog na lugar na ito. Ito po aming sabot panalangin sa makapangyarihan mong pangalan na aming Panginoong Jesus at sa tulong ng mabisang pananalangin ng aming Inang Birhen na si Maria. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Lord, a blessed evening sa ating pong lahat. Ngayon po ay may dalawang Biblia. Buksan po natin ito sa Lumang Diban, sa Aklat ng Mga Awit, Psalms chapter 150, mula po sa verse 1 hanggang sa verse 6. So this is the last chapter po, no, sa Aklat ng Mga Awit. Akin pong babasahin sa wikang banyaga. Ito po ang sinasabi. Praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens, praise Him for His acts of power, praise Him for His surpassing greatness, praise Him with the sounding of the trumpet, praise Him with the harp and lyre, praise Him with timbrel and dancing, praise Him with the strings and pipe, praise Him with the clash of cymbals, praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin si Yahweh sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta. Awitan sa saliw ng alpha at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin mga alpha at lauta. Lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng popyang. Sa lakas ng tugtog, siya ay papurihan. Purihin si Yahweh lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh. Ang minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalataya, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Palakpakan natin si Yahweh sa kanya. Purihin natin sa ating Panginoon. Yung papuri na abot sa langit. Praise the Lord. Isang libo, no, mapagpalang gabi sa ating pong lahat. Ngayon din sa mga nakikinig sa atin over the internet, ayan, over the Facebook Live. So, dyan lamang po kayo at dito lamang po kami. Ano? At sama-sama tayong magnilay, ano po, at magkaisa sa pag-sabi nating pag-aaral ng salita ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ano? So, with you, brothers and sisters,
Bago po tayo magsiyo po, nais kong harapin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, alam kong malamig mo. At mas malakas ang tukso na ikaw at ako ay makatulog. Kaya naman, sa pamamagitan ng pananampalataya, labanan natin. Amen po ba? Kung atin pong babalikan yung atin pong binasa, ito po yung last chapter ng aklat ano po, ng mga awit or yung Psalms. At sabi nga, let everything that has breath praise the Lord. Ano po, purihin ang atin pong Panginoon. And David is encouraging the readers at ang bayang Israel ano po, na sa pagpupuri at sa pagpapasalamat sa Panginoon, lahat ng uri ng instrumento na maaari mong gamitin para patugtugin, ay gamitin mo at patugtugin mo nang may pasasalamat sa ating Panginoon. Gamitin mo para sa pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. So ibig sabihin, hindi na po bago yung ginagamit nating mga gitara, ano po, sabi nga, the strings, the wind instruments, yung lyre, yung flauta, ano po. So hindi na bago sa mga worshipper ng ating Panginoon na sa kanilang pagpupuri at pagpapasalamat kay Yahweh ay gagamitin nila yung mga instruments. Ano po? And so, alam niyo, sa totoo lang, yung ginagawa po nating style ng praise and worship is hindi po ito originally traditionally ano po na ginagawa ng Catholic faithful. Ano po? Pero dahil tayo po ay nasa charismatic, Catholic charismatic, ano po, yung spirituality po natin ay sabi nga maingay. Gusto natin na sa pagpupuri natin gamitin ang mga instrumento para pasalamatan at purihin ang ating pong Panginoon. Ano po? And so, kaya tayo merong mga music director, kaya tayo merong mga nag-a-arrange ng musika. Kasi kapag sabay-sabay mo lang yung ginamit at pinatugtog na walang patutunguhan, maingay lang siya. Ano po? Maingay lang siya. Pero kung lalapatan mo ito ng tono, lalapatan mo ito ng chords, lalapatan mo ito ng proper arrangement, hindi lang ito magiging kalugod-lugod sa pandinig ng ating Panginoon, kundi mabibless din yung mga makakapakinig. Amen po. So bilang pag-uumpisa mga kapatid, no, ang tanong natin sa bawat isa, harapin mo yung katabi mo, mahilig ka ba sa music? Ano kaya ang sagot niya? Ano kaya ang sagot niya? Ayan. So alam niyo po, no, ever since, my dear brothers and sisters, ang tao, tayo po ay nabubuhay, and we are surrounded with music and sounds. Ano po, kahit sa ating pong pag-iisa, sa ating pong pag-inilay, kapag ikaw ay nasa parke, ang mga iba na yung umaawit. Ano po, ang nature ay nagbibigay ng kanyang music sa bawat tao. Kahit nasabihin mo sa kagubatan ka lang, sa bundok ka lang, yung lagaslas ng dahon, ano po, yung pag-awit ng yung himig ng mga ibon, yung pag-whistle ng hangin, ay meron itong dalang music or meron itong tunog. Ano po, meron itong sound. At lahat, sabi nga, sa binasa natin na doon, that everything that has breath, praise the Lord. So ibig sabihin, hindi lang tayo yung may hininga. Ano po, hindi lang tayo, ano, hindi lang tao, hindi lahat ng nilalang ng Panginoon na may buhay, ang layunin ay purihin at sabahin ang ating pong Panginoon. Ayan. And so sa pamamagitan ng tunog, sa pamamagitan ng musika, magagawa natin purihin at sabahin ang ating pong Panginoon. And sabi nga, no, kung babalikan natin yung binasa po natin sa verse 3 hanggang sa verse 6, purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa salyo ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin mga alpa at lauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. Ano po? So, with your brothers and sisters, isa po sa mga namimiss ko, ano, ay yung a-attend ka ng Holy Mass sa Ambel. Hindi ko pala kung kayo po ay naka-attend na ng banal na misa, ano po, sa Ambel. Pero kapag ikaw ay nasa Ambel at malapit ka sa stage, marinig mo lahat ng instrumento at pati ang choir, iisang kanilang tunog at napakaganda. Ano po? So although merong drums, mix na drums, may mga gitara, may tambol, ano po, may mga organ, ano po. Lahat po yun ay ginagamit para sa pagpupuri sa atin pong Panginoon. At hindi lamang ang Panginoon ang natutuwa sa pagkakataonin, kundi lahat ng nakakapakinig din ay nabibless. Naglalagay ng kagalakan ang Diyos sa mga pusa, sa mga puso po ng bawat tao na nakakapakinig. Ano po? Pusa ba? Pusa ba na sabi ko? Puso. Ano po? Sa bawat puso ng bawat nakikinig. Ayan. And so, dahil po kahapon, my dear brothers and sisters, ano,
ay feast day ano po ng ni Saint Cecilia, which is the patroness of musicians of music. It was inspired by her, ano po, ito pong magiging topic natin for this evening. At ito nga po yung topic natin para sa gabi ito. Ay, wala pa po ba? Ayan. So, ang topic po natin for this evening is about music and spirituality. Ano po, music and spirituality. So, dahil tayo po ay nasa charismatic group, hindi mawawala sa atin ang musika kapag tayo po ay nag-worship sa ating Panginoon. Amen po ba? So, our prayer and our worship is always accompanied by music, by songs na ating pong inaawit sa ating pong Panginoon. Alam niyo po, no, kapag every other Saturday, meron po tayong chain prayer. Meron po tayong intercessory prayer. Sa ating pong intercessory prayer, hindi siyempre mawawala yung ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon gamit ang musika. Ano po, kahit minsan, hindi nagkakasundo yung mga nandun sa intercessory prayer pagdating sa tono, pero nalulugod ang ating Panginoon kapag tayo umaawit mula sa ating puso. Amen. Amen po ba? At kapag chain prayer naman, natutuwa din naman po ako nung kasi minsan, napapalabas ako ng kwarto, narinig ko yung nagpe-pray, meron siyang background music habang siya nagpe-pray. Ano po, meron siyang background music habang siya nagpe-pray. So, alam niyo po, no, malaking tulong ang musika sa atin kapag tayo po ay gusto nating maging solid. Kapag gusto po natin na i-condition ang ating puso, ang ating espiritu sa pananalangin sa ating po, Panginoon. And so, when it comes to music and spirituality, mahalagang malaman po natin ang music, yung musika na ating pinakikinggan ay may malaking impact sa ating din pong buhay. That is why, at the end of this topic, my dear brothers and sisters, mapapansin po natin that we should be aware with regards to music that we listen to. Kailangan maging aware po tayo, no po, kailangan mag-ingat tayo sa musika na palagi natin pinakikinggan. No po, mamaya, mapag-aaralan po natin at madidiscuss po natin, ano, kung bakit. Kasi may iba't ibang uri ng musika. Aside sa mga genre, aside sa mga type of music, meron po tayong tinatawag na secular music, meron tayong tinatawag na religious, or yung sacred music, meron tayong tinatawag na liturgical music. Ano po? So we will know later na hindi lahat ng worship songs na napapakinggan natin ay pwedeng gamitin sa banal na misa. Yan ang palagi natin tatandaan. Ano po? Kaya hindi natin masisisi ang mga pari, lalo na kapag sila yung traditional na priests, ano, na hindi nila i-allow yung certain songs, kundi talagang liturgical, pure liturgical music lang. Kasi yung mga awitin po na yun ay talagang nilikha for the sole purpose. Ano po, nagagamit din sa pagdiriwang ng banal na misa. Ano po, which is the highest form of prayer and music. Ano po? And so, dadako po tayo, no? Dahil feast day ni St. Cecilia kahapon, kaya niyo po na ibahagi ko sa inyo yung maliit na bahagi lang ng kanyang istorya. Ano po? So, si St. Cecilia, ano po, at her young age, she was set to be married to a certain man, si Valerian, ano po, at galing siya sa isang mayaman na pamilya, si St. Cecilia. Ano po, at dahil malaki yung pagmamahal niya sa Diyos, sa ating Panginoon, ano po, nagkaroon siya ng vowed virginity, no, kay Lord, no, na talagang iaalay lang niya ang kanyang sarili sa ating pong Panginoon. Walang tao, wala siyang tao na sasamahan, kundi kay Lord lang niya i-dedicate yung kanyang buhay. Dahil sa pagmamahal niya na yun sa ating Panginoon, everyday, nagdadasal siya sa ating Panginoon, tinatawagan niya lahat ng mga santo, lahat ng mga anghel, para siya ay manatiling banal. Para siya ay manatiling pure. Ano po? Pero dahil siya nga po ay naipagkasundo ng ikasal, ano po, hindi may iwasan, ano po, na siyempre kapag mag-asawa kayo, makonsummate yung marriage. Ano po? At the night na makonsummate na yung marriage nila, ano po, sinabi niya sa kanyang asawa na may mga anghel na nagbabantay sa akin. May anghel na nagbabantay sa akin. So yung kanyang asawa ay hindi naniniwala. So gusto makakita ng kanyang asawa ng proof. Ano po? Na may nagbabantay na anghel sa kanya. And by the way, on the day na sila po ay ikakasal, ano po? Dahil ayaw talaga ni St. Cecilia na siya ay may kasal dahil inialin niya ang buhay niya para sa Panginoon. Nakarinig siya ng awitin mula sa kanyang puso. Na awit para sa ating pong Panginoon. That is why she became the patron saint of the musicians. Ano po, she often portrayed using a violin or organ. Ano po, makikita mo siya na mayroong organ or violin. Ano po, so dahil going back, ano, dahil gusto nga ng kanyang asawa na si Valeria na makonsummate yung kanilang kasal, ano po, so ang sabi sa kanya ni St. Cecilia, para makita mo yung pruweba na may anghel na nagbabantay sa akin, pumunta ka sa Santo Papa ngayon at magpabautismo ka. At that time, ginawa ng kanyang asawa yun. Nagpabautismo yung kanyang asawa at pagbalik sa kanya ng kanyang asawa, nakita ng kanyang asawa
Ano po, na may mga anghel na nakaparikot sa kanya at nilalagay siya ng corona. Ano po? So doon naniwala yung kanyang asawa at yung kapatid ng kanyang asawa na talagang i-sanctify niya yung kanyang sarili para sa atin pong Panginoon. So that's just a short story ano, sa buhay ni St. Cecilia kung bakit siya naging patroness of music dahil sa pamamagitan ng musika, ano po, ay naramdaman niya ang pagmamahal ng ating Panginoon. At sa pamamagitan ng musika, dito niya ginawang offering ang kanyang sarili para sa ating pong Panginoon. She dedicated her life and her own self ano po, para sa ating pong Panginoon at namatay siya na meron siyang malinis hindi lang na puso kundi na katawan. Ano po? And so, ito po, no, magandang trivia para sa bawat isa sa atin. Do you know that music can be an instrument of God to bring healing? Alam po ba natin ito? No? So, trivia, not only in spiritual sense, but also in literal sense. Ano po? So, alam po ba natin na ang music, maring gamitin ng ating Panginoon para magdala ng healing sa atin. Healing to our soul and healing to our body. So, hindi lang spiritual sense, kasi alam natin that when we listen to worship songs, when we listen to religious songs, na awitin na papuri sa ating Panginoon, alam natin na papawi yung mga kabigatan. We feel sometimes na parang mayayakap sa atin. No, kung tatanungin ko nga kayo, ano bang favorite yung worship song? And so, iba-iba tayo. Ano po ang favorite ating worship song? So, somehow, yung worship song na yun, yun yung time na naramdaman natin kumilos si Lord sa buhay natin at napakinggan natin yung awitin na yun. Ako po, yung Through It All, ano po, ng Hillsong. Ano? Talagang hindi tayo iniwan ng ating Panginoon, Through It All. Sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. And so, not only in spiritual sense, but also in literal sense. Sa literal na sense. Because according to science, there is a certain sound wave in music and sound that can actually help improve the healing process of the body. Ito po yung tinatawag nating music therapy. May mga tao na kapag matindi yung kanilang anxiety, ano po, ang nire-recommend sa kanilang pag sila nag-undergo ng therapy, makinig sa music. Kasi nga yung music, mga kapatid, ano, meron itong certain waves and sounds na nagpapakalma sa atin. At kapag ang tao ay kalmado, mas madali siyang gagaling. Amen po ba? Kapag ang isang tao ay kalmado, kapag ang isang tao ay payapa, ano po, katulad po ng mga nagpapatotoo sa gawain, ano, kapag nalaman nilang sila ay terminally ill na, may stage 4 na cancer, sabi na nabubuhay na sila ng masaya. Inahayaan na lang nila, come what may. Kung oras ko na, oras ko na. Pero yung tatlong buwan na binigay sa kanila, babot pa ng tatlong taon. Bakit? Kasi kalmado ang kanilang puso, payapa ang kanilang puso dahil sa akin pong Panginoon. Meron silang pag-asa at meron silang pananampalataya. Amen. Amen po ba? And so, ito po, no? Yung certain sound wave in music and sounds that can actually help improve the healing process of the body, and that is what we call the music therapy. So, ibig sabihin, ang musika, noong una pa ba, nailikha na ng ating pong Panginoon para magdala din ng healing ano po, sa bawat tao at sa bawat nilalang. Hindi lang healing sa physical body, kundi syempre, through the mind and through the soul. And actually, music can help us focus and meditate. Nakakatulong sa atin ang musika para tayo po ay makapagnilay, para tayo po ay makapag-focus. Ano po? So, sino po dito sa inyo ang nagpapatugtog habang naglilinis ng bahay? Ayan. Marami sa atin. Ganyan din ako. Kapag ako ay gusto kong malinis yung aking kwarto, magwalis-walis ng konti, maglinis konti sa plat, nagpapatugtog talaga ako. Ano po? Kasi nakakatulong yun para tayo makapag-focus. Nakakatulong yun para tayo po ay ma-energize. Maikondisyon yung ating sarili. Amen po ba? Amen po? And so, music and spirituality. Ano po? Ito po yung mga bagay na dapat natin tatandaan when it comes to music and spirituality. So, ang prayer po natin, yung worship po natin, it will always go hand in hand. Palagi po natin tatandaan yan. Hindi tayo makakapag-worship sa ating Panginoon na hindi tayo nakakapag-pray. Or wala tayo dun sa state ng prayer. At hindi magiging ganap yung ating pong prayer kapag hindi kasama ang worship. O ang pupuri sa ating pong Panginoon. So music and spirituality. So first, we communicate to God through music as we use it for worship. And God communicates to us through music as He speaks to our hearts through it. So nakakapag-communicate tayo sa ating pong Panginoon sa pamamagitan ng musika kapag ito'y ginagamit natin sa pagpupuri at pagsamba. Tanungin mo yung katabi mo. Tanungin mo siya, kaya mong gumawa ng tula? Kaya mong gumawa ng tula. Ano kaya ang sagot niya? Mahabang-mahaba.
Alam niyo po, kapatid, ano? Bawat isa po sa atin, actually, may capacity. May kakayahan tayong gumawa ng tula. Ano po, tula lang yun eh. Tula, and actually, lahat ng kanta, lahat ng awitin, ito'y nanggaling sa tula na nilapatan ng musika. Amen po ba? Amen po ba? Kapag ang isang tao ay in love na in love, baka kagawa yung tula para sa kanyang iyon. Oo, talaga. Dinanas niyo po yan. Po, kapag ang isang tao ay inspired, nakakagawa siya ng isang bagay para dun sa bagay kung saan siya inspired. And every worship song, every religious song, ito po yung nagawa dahil sa pagmamahal sa ating Panginoon. Amen. Isang napakagandang katangan sa Tagalog yung sabi, ay buti-buti mong Panginoon. Sa lahat ng oras at sa lahat ng araw. Nung isipin natin, alisin natin yung music, alisin natin yung mga tono, namdamin natin yung mensahe ng mga ng bawat linya. Ano po? Kung isipin natin, out of those simple lines na nilapatan ng musika, nilagyan ng tono, nabibless ang mga tao. Amen. So, totoo mga kapatid, the true music, we can communicate to God if we use it as a form of worship. Amen po ba? Amen. If we use it as a form of worship. Kung aawitin lang natin to para sa wala lang, walang matutumuhan yun. Pero kung isang aawitin ay aawitin mo para sa ating Panginoon, may patutunguhan yun. At malulugod ang ating pong Panginoon. Palagi nga pong i-encourage ang ating pong mga choir, ano, na sa kanilang pag-awit po, umawit sila ng bawit sa kanilang tahanan. Po, kasi kung dito sa gawain, walang tayong makapag-practice, o hindi sapat yung time natin makapag-practice, at least, on your own time, on your own self, ano po, sa inyong personal time, ay napapractice nyo ang inyong sarili. At nang sa gayon, sa bahay pa lang, nakukondisyon na yung inyong sarili, pagdating sa gawain, magagawa niyo umawit ng para sa atin pong Panginoon to the best that you can. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So, lahat po tayo ay, sabihin natin, may kanya-kanya tayong time ng music kung saan tayo incline. Ano po? So, nung ako po ay high school, talagang ang gustong type ng music ay rock. Ano po yung maingay? Rock-rockan. But, as my spirituality grows, ano po, na ako po ay nakakilala sa atin pong Panginoon at na-introduce sa akin, ano po, itong sacred music. Sabi ko nga, pwede ka naman palang sabi natin, parang yung feel ng rakrakan, ano po, but in a good sense. Pwede kang sumayaw habang kumakanta at tumutugtog para sa atin pong Panginoon in a good sense. Ano po, in a better sense na hindi napapariwara ang iyong buhay spiritual. Kasi may pag-usapan po natin, ano, ang music, it has different spiritualities also. Alam niyo po ba na meron tayong tinatawag na devil worship music? Meron po niyan, mga kapatid. Kaya mamaya, ito po yung magiging reminder sa atin, ano, let us pay attention sa music na atin po pinakinggan. At may mga music po, ano, na kahit magandang pakinggan, pero merong subliminal message. Meron po itong hindi magandang mensaheng ipinaparating. Kaya kapag tayo ay nakikinig ng musika, hindi lang tayo basta natutuwa sa melody, hindi lang tayo basta natutuwa sa beat, ano po, kundi dapat inunawa din natin yung mensahe ng awitin. Amen po ba? Amen, amen po ba? Amen. So going back, mga kapatid, ano, sabi nga, we communicate to God using music. Ano po, kapag ginagamit natin ito sa pag-worship. At si Lord naman, nangungusap sa atin, he communicates to us from music sa pamamagitan po, no, ng mensahe ng awitin na ipinaparating sa atin ng ating Panginoon. And actually, sabi nga ni St. Augustine, he who sings, prays twice. Yes. Una ko po na-encounter ito, itong katagang ito, no, nung ako po ay nasa Ambel, ang sabi doon, he who sings well, prays twice. Ano po, who sings well, prays twice. Kasi kapag ikaw ay umaawit para sa ating Panginoon, parang ka na rin nananalangin. Amen po ba? Para ka na rin nananalangin. And in the Old Testament times, sa panahon nila David, ano po, kapag sila yung daransas ng Panginoon, kaya po tayo merong mga psalms. May awit. Kasi ito yung panalangin nila in a form of psalms. In a form of songs. Nilalagyan nila ng melody. Ano po, kung kayo po yung ma-attend sa banal na misa, at kapag high mass po ang inyo pong aatinan, may sabihin po, bispo, nag-appreciate ng ano. Kapag merong responsorial psalm, palaging inaawit ito. Palagi po itong inawit. Dahil ang tradisyon na ito ay nakuha natin sa mga Hudyo. Amen po. Nakakasunod po tayo mga kapatid. So ito po yung sinasabi ko kanina, no? That prayer and worship go hand in hand and cannot be separated. Ito nga po yung sinasabi sa 1 Thessalonians. Ayan. So be joyful always, pray continually,
Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So be joyful always and pray continually. Hindi ka naman makakapag-worship kay Lord kung talagang sobrang bigat ng pakiramdam mo at hindi mo may enjoy yan po, yung pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Una muna, bago mo mararamdaman yung enjoyment sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, aalisin mo na ni Lord ko naman yung kabigatan. Amen po ba? Amen po ba? Na-experience na po ba natin mga kapatid na habang tayo ay nagpa-pray, gusto lang natin umawit para sa ating Panginoon. Na sobrang kabutihan ng ating pong Panginoon, napapawi na lang po ano man yung load na meron tayo, and suddenly, nagiging mas madali ang panalangin natin. Kasi nga, bago natin ma-enjoy, ano po, yung talagang presence ng ating Panginoon sa ating pagpa-pray, sa ating pag-worship, aalisin na ni Lord yung load. So let us prepare ourselves ano, every time na tayo po ay mag-worship. Every time na tayo po ay mananalangin sa ating pong Panginoon. At ito rin pinapaalala ko sa mga choir. Kapag kayo po ay tatayo sa tablado, kahit hindi kayo ang mag-lead, prepare yourself. Amen po ba? Amen. Nakakasunod po tayo? Amen. Nakakasunod po tayo? So, ito po yung pinakauna, mga kapatid. Ano? So, dalawang bagay lamang po ito. So, we can communicate to God through music as we use it for worship, and God communicates to us through music as He speaks to our hearts through it. And, pangalawa, ayan. So, music can also be used by the enemy to lure us away from our faith and even from God. Ano po? So, ang musika ay maaari rin gamitin ng kaaway para tayo po ay, sabi nga, ma-lure. Akayin pa palayo. Lure away mula sa ating pananampalataya at sa ating pong Panginoon. Nung ako po yung, nung mga nakakaraan po, nagbabasa ako ng article, ano, sapagkat meron naging controversial na article na may isang, I believe Catholic priest po ito, no, na sabi nga niya sa mga Catholic faithful, mag-ingat kayo kahit sa mga worship songs na inyo pinakinggan. Kasi may mga worship songs na hindi ayon sa pananampalataya natin. Although that is a song for God, pero minsan, sa pamamagitan ng awitin na ito, hindi natin napapansin, iba pala yung content niya sa content ng pananampalataya natin. Hello po. Amen. Hello po. So hindi lang tayo basta nakikinig sa awitin, hindi lang tayo basta nag-e-enjoy sa awitin, kundi bago natin i-enjoy yung awitin na ito, yung musikang ito, pagnilaya natin yung mensahe ng awitin. Amen po ba? Amen. Alam niyo po ba ano po, kung bakit sa marami sa mga music stores at marami sa ibang lugar na pinagbawal yung Stairway to Heaven? Kasi yung mensahe po ng awitin. Ano po? So, let us pay attention sa mga music ano po, na pinakikinggan din natin. Kasi tayo, bilang mga Kristiyano, dapat ang lahat ng nilalagay natin input sa ating sarili, sa tenga man ito, sa paningin man ito, nagbibidiretso sa ating pong puso, pinifilter natin. Nagiging aware po tayo. Because what you feed yourself, dito ka nabubuhay. Amen po ba? Amen po ba? So harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, bago mo i-enjoy yung mga secular music, i-enjoy mo muna yung music para kay Lord. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, no? Kapag tayo po ay mas lumalim na sa ating pong pananampalataya, mas nauuhawa na natin yung mga awitin na para sa ating Panginoon. Amen. Totoo lang, mawawala tayo ng taste para sa mga awitin sa mundo. Yes. Ano po? Kahit na minsan, kahit love song lang yun, minsan mas pipiliin mo na lang yung worship song para sa ating pong Panginoon. Well, actually, hindi naman masama yung mga love songs. Ano po? Kasi nga, God is love. Ano po? Nabuhay yung awitin na yun dahil sa pagmamahal. Pero kapag ikaw ay mas lumalalim na sa pananampalataya, ang hahangarin mo na mapakinggan at makita sa iyong buhay ay yung kadakilaan ng ating Panginoon. Amen. Amen po. So, ayan o, that is why there is sacred music, secular music, and devil worship music. So, yung nakikita niyo po na yan, may iba't ibang kulay yan. E, may iba't ibang genre and type ng music. Ano po? Sa secular world. Ano po? So, pag sinabi po natin sacred music, kadalasan ito po'y bunga o binubuo para sa certain religious group. Ito po'y nagawa para sa ating pong Panginoon. And yung secular music naman, ito po'y yung musika sa mundo. Ano po, kaya siya tinawag na secular. And ito pong devil worship music, ito po'y binuo. Ano po, ng mga taong antikristo. Ng mga tao walang pananampalataya sa Diyos, pero sumasamba sa kaaway ng Diyos. Ano po? So, let us pay attention, my dear brothers and sisters, kasi akala natin maganda yung melody at maganda yung napapakinggan natin, pero iba pala yung kahulugan. Remember,
Music also has a spirituality. At ang topic natin for this evening is music and spirituality. Amen po ba? Amen, amen po ba? Amen. Napapansin ko po ito, no? Nung ako po high school, marami akong classmate na rebelde. And yung choice of songs nila, nung una nagustuhan ko din. But I realized suddenly, ano po, na hindi din pala maganda yung mensahe ng awit. Lalo pa naman, ano, ako ay lumaki sa pamilya namin na talagang mananampalataya rin, lalo ng aking pong nanay. No, so sabi ko nga sa inyo, laging bukas yung radyo namin. No, kapag mamamatay lang yung radyo namin, kapag patay na yung radio station sa Amor Solo. No, kapag open na ulit yung linya ng radio sa Amor Solo, bukas na naman yung radyo po namin. No, so ako po ilumaki sa ganung setting, ganung sitwasyon. At kapag narinig ni mama yung pati pinatutugtog ko minsan, ano ba yan po yan? Pinakikinggan mo. Ano? Kasi nga, iba na yung spirituality ni mama. No, kasi spirituality ko nung ako po ay high school. And so that is why also, not all worship songs are allowed to be sung in the mass, but there is sacred music and there is liturgical music. Yeah. So sa mga umaawit po dito no, sa banal na misa, alam po ninyo, bakit sasabihan kayo minsan ng mga pari na hindi yan inaawit sa misa. Kasi nga, meron tayong certain rubric na mga awitin. Sabi natin yung rubric, sistema, ano po yung panukala, na ito yung kakantahin na naawitin sa misa, at hindi lahat ng kanta na para sa Panginoon, ay para natin basta-basta na lang awitin para sa misa. Ano po, so kung mapapansin po natin na ang mga awitin sa misa, simple at ang mensahe nila ay patungkol sa pagmamahal ng Panginoon, pagmamahal sa kapwa, at paghahandog sa ating Panginoon. Pansinin niyo po yan. Pansinin niyo po yan. Napakasimple po, no, ng mensahe ng awitin sa banal na misa. Dahil ito naman po talaga yung core sense ng banal na misa. Ang paghahandog ng Diyos sa kanya sarili para sa ating pong kaligtasan. Amen po ba? Amen, amen po. So, pangalawa na po, pangalawa sa last, pangalawa sa huling slide. So, don't forget that before Satan became Satan, he was Lucifer. Na po, the leader of worshipers, the proto-worshipers of Yahweh. Kaya kayang gamitin ng kaaway ang musika para tayo ilayo sa ating pananampalataya at sa ating Panginoon. Kasi nga naman, ang pinaka-head ng worshipper sa langit bago siya naging si Satanas, si Lucifer. Hello. Nakakasunod tayo? So ang ating pong kaaway o si Satanas, kahit sa anong bagay kaya niyang gamitin para ikaw ay mapalayo sa ating Panginoon. At sa ngayon, ito yung ginagamit niya. Ang musika. Lalo pa sa mga kabataan ngayon, hindi sila aware sa mga ganitong bagay. Madali silang mabubuyo kapag nagandahan sila sa musika, kapag nagandahan sila sa melody, pakinggan po nila. And what you listen to, usually, ito yung nai-a-apply mo sa iyong buhay. Amen po? Nakakasunod po tayo. So sabi nga po, no, ng isa sa mga discussion namin ng nakaraan sa mga choir, kasi meron po kami choir formation sa music ministry. So yung mga proto-worshippers ni Yahweh Shaddai, kailangan malaman natin kung paano nilang i-worship si Lord para ganun din tayo bilang mga tao mag-worship natin si Lord. So pag sinabi natin proto-worshippers, they are the first who worship. Bago natin matutunan yung pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon, sila muna sa langit yung sumasamba sa ating pong Panginoon. At ito rin yung sinasabi ni David sa ngayon. Ano po, nagamitin natin lahat, instrumento, maging ating tinig para purihin ang ating Panginoon. Amen po ba? Nakakasunod po tayo. So, lastly, be very careful of what you are listening to. And so, harapin mo ngayon yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, alam mo kapatid? Alam mo kapatid. Malay mo. Sa sobrang pakikinig mo. Ng worship songs. Makabuo ka rin ng isa. Amen po ba? Alam niyo mga kapatid, hindi naman po imposible yan, ano? Kasi kung sa pagmamahal talaga natin sa ating Panginoon, sobrang soak tayo sa mga ganitong uri ng awitin, hindi po simpleng makabuo tayo. Actually, kaya natin makabuo eh. Kulang lang siguro yung musika sa atin. But ang point dito, my dear brothers and sisters, kaysa po ano nung bagay ang pakinggan po natin sa lending na ito, pakinggan po natin ang mga awitin para sa ating Panginoon. At nawa, katulad sa awitin natin mamaya, no? Nawa ang maging himig ng awitin natin ay ang ating pong Panginoon. Ang kauhuan ng ating Panginoon, ang mga bagay para sa ating pong Panginoon. Ang mga bagay na makalulugod sa ating pong Panginoon. Because music also has a spirit. Amen. Magsitayon po tayong lahat mga kapatid. Kapatid, bilang magtatapos po natin ano, sa gabing ito,
Hayaan po natin na haranahin natin ang ating pong Panginoon. Hayaan natin na sa pamamagitan po ng awitin po na ito, ano, ay tunay nga bawat himig na ating aawitin ay para sa ating pong Panginoon. At ang Panginoon ang maging laman ng ating puso sa ating pag-awit sa Kanya. Tunay nga maging awitin ito na kalulugod sa ating pong Panginoon.